Guys, welcome back to my video. This is Opinion Time Episode 2. Just a disclaimer, opinion ko lang to. Pwede kayo magkaroon ng sarili nyo. So, let's get on with it. This episode pala, meron akong cup dito. Nandito yung mga various car brands na pinili ko. Kukuha ko randomly and ititing ko kung sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko sa ano opinion ko. So, guys, let's get on with it. So, pipili ako dito. Ang una kong napili, Aston Martin. Ang Aston Martin ngayon, ito, supercar brand to. Sa naisip ko sa ngayon, maganda na sila. Hindi kagaya ng 2000s nila. Medyo wobbly yung lineup nila. Sobrang, parang medyo repetitive. Ngayon, sobrang ganda. Lalo na yung Vantage nila, yung DB11. And, kung may makanood man itong millionaire na gusto bumili, contact my friend. Ilalagay ko yung channel niya dito. Makakahanap na kayo kung paano siya kontakin. Aston Martin salesman siya. So, ngayon, next na tayo. So, next. Next na napili ko. Toyota. So, nakita nyo sa wild track video ko, ang naiisip ko talaga sa Toyota is, medyo talagang underspec sila eh. Pero promising dahil nga yun nga may reliability sila. Pero yun nga, napaka underspec nila. Walang technology, walang safety. Imbes yung talagang highest of the high end nila, kagaya ng Toyota Corolla Hybrid and yung Toyota Hi-A Super Grandia Elite, which sobrang mahal naman, almost 3 million. So dun tayo sa next. Dito tayo sa next. Honda. Sa tingin ko sa Honda, medyo meron silang presence ng pagiging ricey dahil sa Civic. Pero napakaganda ng technology nila, lalo na sa engine. Napaka fuel efficient ng engine nila, lalo na yung BRV, yung HRV, yung CRV, and yung Civic RS Turbo. Napakaganda ng lineup nila, walang problema sa kanila. Ito naman. Geely, newcomer dito sa Philippines, Chinese siya. Napakaganda niyang car brand kasi sobrang daming technology, sobrang worth it ng price. But time will only tell kung worth it siya for reliability and resale value. Which, just a disclaimer, for resale value, hindi ko siya tinitignan pag bumibili na sasakyan. So, sa next tayo. BMW, isa sa mga largest luxury car markets dito. Sa tingin ko sa BMW, napakaganda nila. Ang medyo ano lang sa kanila, sana may disclaimer sila na sa akin lang to. Sana may disclaimer sila na sobrang mahal ng maintenance nila. Alam ko na mahal, pero sobrang mahal ng maintenance nila. So, dito tayo, third to the last. Ford. Maganda ang Ford kasi meron kami yung Ford Ranger Wildtrak, yung pinaka-viewed video ko. And napakaganda niya. Ang problema lang, medyo may judgment pag meron ka kagaya ng fix and or repair every day, yung tawag nun. Ano ba tawag dun? Basta ang daming naninira. Sa akin walang problema yung Wildtrak namin. Sa marami meron. Pero I think the base lang yun sa dealership eh. Kung maganda yung dealership relationship niyo, maayos lahat ng problema, parang wala na rin yung pagdating sa dulo. So next, MG. Ito naman, British, galing siya sa Britain na brand, pero naging Chinese na siya dahil sa SAIC, pagbili ng SAIC sa kanila. So MG, what do I think? Sana mag-stop na sila sa paggamit nila ng dry dual clutch transmissions. Napakapangit ng dual clutch, ng dry dual clutch transmission nila. Sobra. Hindi ko recommend habang di nila pinapalitan yun. Duet. Kahit duet lang. So, last na tayo. Ito na yung last. Ano kaya ito? Mitsubishi. Ito yung last. For a fact, nandito tayo sa 2019 Mitsubishi Expander GLS port. So, ano ba iniisip ko sa Mitsubishi? Iniisip ko sa Mitsubishi. Maganda silang brand. Problema lang, maraming holes sa brand nila. Kagaya ng magandang sedan.
van and AUV. Wala silang AUV kagaya ng adventure nila dati. Wala silang pinalit. Wala rin silang pinalit sa Delica. Tapos wala rin silang pinalit sa Lancer. Yung meron sila, yung Mirage G4, pero hindi ko rin matatawag na sedan yun eh. Kasi hindi ko type. Parang hatchback lang siya na ginanon. Pero wala naman nagbago. May konti lang nagbago. So, yun lang yun guys. Yun lang nasa isip ko ngayon sa mga brands na to. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe. This is JR Gabales of Pinoy Car Reviews. Saying goodbye. Bye!